Yo mga idol, kamusta? Tumitigas pa ba? Tuto Sports nga pala. So sa isang interview nga kay Canelo Alvarez, courtesy ng fighthype.com, ay nabanggit nga nito na interesado siyang labanan si Unified WBA, WBO, IBF at IBO Heavyweight Champion Oleksandr Usyk sa isang catchweight sa Cruiserweight Division. Para sa hindi pa nakakaalam mga sir, si Canelo ay lumalaban at kasalukuyang undisputed champion ngayon sa super middleweight or 168 pounds. Pinakamataas na inakyat niya na ang light heavyweight 175 pound division. Kung susubukan niyang labanan si Oleksandr Usyk sa catchweight ng cruiserweight 200 pound division, ay kailangan niya magpataas ng timbang mula 168 pounds hanggang 200 pounds. Pag ganito ang nangyari mga sir, ay baka kakainin lang ni Usyk ang suntok ni Canelo. Kung hindi naramdaman ni Dimitri Bivol ang power ni Canelo sa 175 pounds, ay mas lalong hindi ito iindahin ni Usyk sa cruiserweight 200 pound division. Pero bago yan, kailangan munang tapusin ni Canelo si Golovkin sa kanilang trilogy. Mahirap pag-advance mag-isip mga sir, baka kay Triple G pa lang mapasubo na si Canelo. Samantala mga sir, ngayong linggo na, September 4, ang laban ng isa pang Pinoy prospect natin na si Magic Mike Plana. Kontra kapwa niya, prospect din na si Rais Alim para sa WBO NABU title. Ang kanilang laban ay 10-rounder fight at undercard ng laban ng Andy Ruiz at Luis Ortiz. Pasok sa rankings sa lahat ng 4 major sanctioning bodies si Magic Mike Plana mga sir. Kasalukuyang number 2 sa WBO, number 4 sa IBF, number 10 sa WBA at number 13 sa WBC. Pag nanalo si Magic Mike Plana kontra Rais Alim, ay paniguradong malaki ang tsansang mapalaban na sa world title. Pag umakyat si Inoue sa 122 pounds mga sir, ay sa lahat ng mga Pinoy boxers, ay itong si Magic Mike Plana ang posible na mas mauna niyang makakaharap dahil si Plana ang mas mataas ang ratings. Kaya maunahan pa ni Plana si Cuadro Alas na makakalaban si Naoya Inoue pag nagkataon. Kailangan na talagang lumaban ni Casimero mga sir, mas maganda sa 122 pounds na para nakaabang na siya kay Inoue doon. Hanggang dito na lang mga sir, maraming salamat po.